Hashtag trending ang 2022 Yearender Special Handog ng Kuha All. Malaki po ang ginagampan ng papel ng mga ordinaryong Pilipino sa mga programang kagaya ng Kuha All. Naniniwala po kami na kayo ang dapat na maging bida sa bawat episode na aming ipinapalabas. Ang inyong mga panalo, pagkabigo, saya, lungkot at ano pamang pinagdadaanan ang siyang dapat na maging pangunahin na sangkap at mensahe ng aming mga istorya. Abang, ginigising ko po siya, kaya tanggal ko yung dugo sa bunganga niya po. Noong umpisa, wala pang dugo. Tapos ano nangyari? Nung kumalat na po sa buong gamit ko, ang itim po yung damit ko naging red. Sobrang dami po. Parang nawala na po. Tapos pumayat po siya. Ang bilis niya po pumayat. Tapos nasakay siya tricycle, di ba? Nung bang nasakay siya tricycle, tumakbo ka agad papunta ko. Sabi ko, te, tulungan niyo po ako. Ano nangyari? Kasama ka sa tricycle? Tapos po sinakay na doon banda sa kotse pa. Yung minto ko, doon na po sinakay. Sakay na lang daw po yung bata. Uh-huh. Sinakay na po. Una po, bagal pa po ng patakbo. Parang gusto niyo din po mamatay na yung kabatid ko. Sa programa ng Kuha All, napakalaking tulong sa mga taong nagiging involved nito sa mga case study, sa mga simpleng mamamayan lang din na nakakanood. Kasi ito yung klase ng programa na hindi ka lang naman namin kinuna ng camera, hindi natatapos dun eh. Kung alam mo na yung storang yun kalat na masyado at ikaw wala ka pang pakialam, hindi ka ba nakaramdam ng kahit na anong emosyon? Tatanong ka sa sarili mo. Dapat bang tutukan to? Dapat ba tong pakialaman? Meron bang concern? Meron ba tong benepisyo sa akin? So, bilang miyembro ng team ng Kuha All, lahat kami may ganung pakialam. Bago humarap sa sinasabi namin na storycon, lahat kami may baon na kaagad na storya na ilalatag namin. Ma-approve man yan o hindi, alam namin na ito ay dapat na ipalabas at ito ay papakipakinabang sa lahat. Mahaba yung prosesong dinadaanan ng isang storya. Meron tayong research process na dinadaanan, no? Meron tayong team of researchers, sila yung unang sumusuyod sa social media ng mga viral content or video or photo, at sila yung pangunahing naghahanap ng tinatawag nating case study, no, na nag-appear o nag-post ng content online. Maraming tao ngayon na nag-a-upload sa social media para ipakita kung ano yung mga nangyayari sa environment. And then, kapag nakita kong viral, i-message ko kung sino yung uploader, kung ano ba yung ginagawa niya sa video, and then aalamin ko rin kung sino yung dalawang partido, kung ano dahilan o anong nangyari doon sa video na yun. O killer ko, kung saan ba nangyari to, tsaka ko i-pitch sa segment producer ko. Maghahanap siya ng mga experts, no? Mga institusyon, organization na makakatulong para mas maipaliwanag pa yung mas malalim na bahagi ng kwento. After noon, doon na natin sasalain, no, yung mga nakalap na possible stories. So i-verify natin, no, yung mga dagdag pang impormasyon para mas malaki at mas malawak yung pagpapaliwanag at pagkukwento. Hindi basta nag-viral, no, eh okay na siya. Dito kayo nag-report? August 30. Ano yung pagkataas mangyari? Opo. Ayan yung nakapost sa Facebook. Ito po nung time siya. Ito po yung time ng akin, alas 12. Kasi alas 12 po dun sa ano, bigay sa akin yan. Ako ako din ang scan. Ito siya, pumapasok sa tinda. Kinukuha niya yung loob ng ano. Ano yung nangyari? Para mag-transaction. Ano yung... Yung po yung nakapost. Oh, ayan yun. Po yung tattoo niya. Inihulog siya ng tattoo niya, ano?
So tulad yung sa first episode natin, ako yung researcher na may handle nun. Ang pangalawa kong inanubo ko dun sa mga complainant or sa mga case study, yung barangay. Aalamin kung sino ba talaga itong nerereklamo nila, kung bakit niya ginagawa yun, ano ba talaga yung dahilan. And then after nun, yung police station, kung itong taong to is meron na ba siyang pass na ginawa. Parang doon mo kasi malalaman yung lahat ng mga pinagagawa niya sa lugar. Doon ko lang din siya nalaman. Na ang dami niya na palang naloko sa lugar na yon. May mga group chat din tong mga na biktima niya. Ang pagiging valid or masasabi natin na reliable ba ang isang information kapag alam mo kasi na meron kang awareness sa mga legit na news organizations. Na itong mga taong to na bumubuo sa news organization, ito yung mga tao na years ang kanilang pinag-aralan para sa profession na yon, na merong vetting process na ang bawat impormasyon na nilalathala nila online ay dumadaan sa tamang proseso, merong mga final checker ba para masabi na bago nila ilabas yan online, tama at mga isinusulat namin o ang mga inilalathala namin ay mga lehitimong source of information. Mabusisi ang pagbuo ng mga episodes na aming ipinapalabas sa KUHA ALL. Sa dami ng mga trending at viral content online na pangunahing material ng aming programa, mahalagang matutunan din ng mga netizens ang kahalagahan ng responsable at tamang pagpo-post ng content sa social media. Every viewer, every participant in our social media fabric or chain is crucial to virality. The reason why it is viral is because you agreed to participate in that chain. Because you have your own network. So therefore, for it to be viral, you have to post it. So what is the key, therefore? The key to critical is that before you post something, you have to make sure that what you are posting is true. Because if the video source is not true, that may be a source of misinformation. Naisipan ko lang videohan yun para makita rin na yung nangyari, na dito lang tinapon yung bata. But you are not. You are a person of reliable, you know, trust between you and your social network. So when you post something, that illegitimate and that fake video becomes legitimate to you because you have the credibility to your network. So you make what is false, you make what is not true, true. That is the power of misinformation. So what is the key? To be part of that chain, we must be responsible. Virality must be practiced in an atmosphere of truth, the atmosphere of fighting for what is right and fighting for a cause. That makes you part of a good chain and not a bad chain of virality. Mahalaga yung mga kwento na ating inihahatid sa mga viewers kasi hindi lang siya basta tungkol sa mga nag-viral na video. Bukod pa rito, sinusubukan nating maging tulay para doon sa mga sangkot, doon sa storya, yung mga nabiktima, para makahanap din sila ng paraan to resolve yung kanilang mga kaso, yung kanilang mga issue. Hashtag Trending! Ang 2022 Yearender Special Handog ng KUHA ALL!